Good morning guys, andito tayo ngayon sa Solitude, Batangas. I think Mabini, yan. So ito beach yan, medyo against the light lang. But anyway, itong mga nakarang araw nagkaroon tayo ng konting drop, umabot ng 19,500. And ngayon slowly, no, medyo consolidation, medyo umakit ng konti. Ngayon ang tanong, bakit? Una is yung Silver Exchange Network or SEN guys, kung narinig nyo na yon, sila yung nagpo-provide ng services, no, bank services sa crypto, siguro mga almost 10 years na. So ayun nga, nag-shutdown sila guys, just imagine ninyo yun. So syempre magkakaroon ng malaking impact yon sa crypto industry. And of course, isa pa yung USDT, no, kung matatandaan nyo, ito yung second largest stablecoin in terms of market cap. So nag-slip siya ng I think 91, no, cents. And dahil ito guys sa Silicon Valley Bank, so medyo naging insolvent sila. Eh ang matindi kasi dito, syempre, yun yung sumusuport sa mga, alam mo yung mga startup na companies, mga tech companies, crypto companies. So nagkaroon ng movement. Syempre, nakalock yung mga ano nila ron, yung mga tokens nila ron or yung crypto nila doon. But anyway, ito yung mga iilan sa mga challenges natin sa crypto, but I think, syempre, kung titingnan nyo yung mas malaking aspect at nangyayari, syempre, mas maganda pa rin, mas positive pa rin. Kasi nasasala na nila at nagiging smooth na dahan-dahan yung sa crypto and yung mga regulations sa country. So, maraming nangyayari rin maganda. Okay, so, yun lang. Kapit lang. God bless everyone.